Mga kapuso, mula bukas hanggang sa ikalabing tatlo ng Mayo, ang mismong araw ng eleksyon 2013 sa darating na Lunes, bawal muna ang pag-withdraw pati pag-i-encash ng mga cheque sa mga bangko na mahigit 100,000 piso. Yan ay para maiwasan daw ang pamimili ng boto na Manoy Talamak pag ganitong ilang araw na lang bago ang eleksyon. Nakatutok si Mark Salazar. Sa huling linggo ng kampanya, kaliwat kanan na raw ang pamimili ng boto ng mga kandidatong hindi sigurado sa panalo nila. Sabi ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, marami na raw report mula sa mga probinsya, pero hirap ang kanilang volunteers na idokumento ang mga bilihan ng boto sa lugar nila. May umiikot sa mga bahay, kumukuha ng mga signatures and asking if they're willing to sell their vote. Very, very discreetly. But that happens in the dead of night, kaya mahirap makakuha ng pruweba. I do recall the area of report came from Northern Luzon and one in Mindanao. Hindi na bago ang maruming kulturang ito sa eleksyon sa Pilipinas. Pero may bagong ideyang naisip ang COMELEC kontra vote buying. Hihingin daw nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas na kontrolin ang malalaking withdrawal ng cash sa mga bangko. Kung pwede ngayon na hanggang matapos ang butuhan. Meron kami mga threshold amounts, no? Hindi ko nasasabihin, yun ang isang dinedebate namin. And we're also regulating the unusual possession and transporting of cash. Puro cash to it. Which means trade and industry will not be affected because of the we can allow the use of checks and other instruments. Pero hindi sang-ayon ng PPCRV. Makakatanggap sila ng batikos niyan sa siguro sa mga big business, yung mga nagpapa-payroll ng weekend. Kaya nga lang, kailangan tansyahin natin ito, balansihin natin. Ganun bang kahalaga na masug po natin ang vote buying sa for a few days of controlled money flow, ano? Pinag-iisipan din ng COMELEC ipagbawal sa mga polling precinct ang cellphone dahil ginagamit rin daw ito sa vote buying. Pinipicturean ng botante ang boto niya para ipakita sa pinagbentahan niya ng boto. Naglabas kanina ng mga bagong advocacy ads ang PPCRV, parte ito ng voters education, na nagpapaalalang sa vote buying, hindi lang boto kundi pati kinabukasan mo ang binebenta mo. Kabilang sa mag-e-ere ng ads na ito ng libre, ang GMA Network, nakapartner ng PPCRV sa Election 2013 Special Coverage. Nakahanda na rin ang command center ng PPCRV para sa kanilang unofficial parallel count. First time din na meron na silang call a lawyer kung saksi ka sa anumang anomalya sa butuhan at hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Maaaring tumawag sa 52PPCRV o bisitahin ang website nilang ppcrv.org. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.